papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan. Siya'y papurihan, ayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan at ang naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Tayo nagkakatipon sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang tapakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Maligayang paglalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ipinagdiriwang natin ngayon ang paggunita kay Santa Monica, ang nanay ni San Agustin. Ating ngayong handang ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa managsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ng tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matimyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si Agusting anak niya. Bilang tugon sa kanilang magkatuwang na pananalangin, loobin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kay sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kaninuman. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at may sagawa ang lahat ng mabuti.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantayin sa paningin. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umiugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos, tanang ating inolog. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, binibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno na mga nahuthut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating ebanghelyo ay medyo malakas na paalala sa atin. Dito ay pinapaalalahanan ni Jesus ang mga eskriba at mga pariseo, mga religious leaders. Kung baga, sa kanila ay ginagawa nila ang mga bagay na konting detalye kitang-kita nila.
Kumbaga, napaka-legalistic nila. Pero nalilimutan nila ang mas mahalaga, ang kahulugan ng kautusan. Kumbaga, bibigyan ng pansin ang maliit na bagay, magiging legal o legalistic, pero nalilimutan naman ang tamang kahulugan ng kautusan. Halimbawa, ang katarungan, pagkahabag, o katapatan. Pero mga kapatid, hindi lamang po para sa mga Pariseo at mga eskriba ang paalala nito. Ito rin ay paalala sa bawat isa sa atin. Madaling maging legalistic. Ah, magsisimba lang ako. Magbibigay lang ako ng aking ikapo. Okay na yon. Lord, nagsimba ako. Plus point. Aalay ako ng aking ikapo. Plus na naman. Pero, kaya ba natin makipagkapwa din ng mabuti sa ating mga kasambahay, sa ating mga mahal sa buhay, sa loob ng bahay, o sa ating mga kaibigan? Kaya ba nating magkaroon ng katarungan, pagkahabag, at katapatan? Sinasabi, madali ang maging legalistic. That's the easy way. Napakadali. Kasi pwede nating sabihin, Lord, ayan o, nagawa ko na yung aking tungkulin, pero kumbaga, tingnan natin ang ating kalooban, ang ating loob. Gumagawa tayo ng pananalangin, pag-aalay, na punong-puno ng pasasalamat sa Diyos o for the sake of complying lang sa hinihiling sa ating. Mga kapatid, opo, tama po nalinisin ang tasa, pero hindi lang yung labas. Sayang naman, kapag tayo naghugas ng pinggan, plato, baso, labas lang yung tinitingnan natin, oh, ang ganda. Yung pala sa loob, madumi. Ang ibig sabihin ng Panginoon, gawin natin ang mga bagay na mabubuti, ganun din sa paglilinis natin sa ating kalooban. Dalawang bagay ang pwede nating magawa araw-araw. Do we want to impress people? Do we want to appear good? Pagpapaimbabaw po yun. Pero gusto ba natin na maging mabuti sa Panginoon? Gagawin ba natin ang kanyang kalooban? Yun po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Mas pagtuunan natin ang paglilinis ng ating puso. Hindi po yung mga panlabas lamang. Ay, sana purihin nila ako. Sana gawin nila na purihin nila yung aking mga ginagawa at makita nila. Hindi po ba, kapag gumawa tayo ng mabuti, kahit walang nakakakita, at alam natin, nakikita ito ng Panginoon, pakiramdaman natin yung ating sarili, masaya tayo. Kahit hindi tayo purihin ng tao, kasi nga wala namang nakakita. Whereas, if we do good in front of people, tapos hindi tayo pinuri, ba, sasama ang loob natin. Pero sabi, by the fact na gumawa tayo ng kabutihan, dapat tayo ay maging masaya na. Dahil ito ay, kumbaga, biyaya na ng Diyos. Ginamit tayo ng Diyos na kanyang instrumento at tayo ay nagkaroon ng cooperation sa kanyang biyaya. Sana po mga kapatid, ang paalala na ito ng ating Panginoong Hesukristo ay maging batayan natin sa ating paggawa ng kabutihan, sa ating pananalangin. Tingnan natin, linisin natin hindi lang yung ating labas, panlabas, kundi ang ating ding kalooban. Gawin natin mainam ang ating buhay, panalangin. Hanapin natin kung paano natin mabibigyan ng kapurihan ang napakabuting Poong Jesus Nazareno. Do
Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang bayan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama at manalig tayo na Kanyang pagbibigyan ang ating mga kahilingan. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang simbahan naway maging gising sa Kanyang tungkulin na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamamagitan ng Kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo at pagsasakatuparan ng mga programa para sa mga mahihirap at napapabayaan. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang mga empleyado at mga manggagawa naway maging magalang at magpakatotoo sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng paglingap at kapanatagan mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming maglingkod sa iyo ng may kagandahang loob at katapatan sa aming puso. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayong magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pagkahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong si Santa Monica ay ginugunita, kalakip ang taimtim niyang pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunayang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong espiritu, gawin ng banal na mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Monica, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, pagpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, papapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Lord Christ, sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ. Give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Announcement. Inaanyayahan po ang lahat ng mga ministry, organisasyon at samahan sa ating simbahan. At lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation mamaya sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Reverendo Padre Christopher S. Crucero, LRMS, Parochial Vicar, Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene. Sa August 29, 2024, Wibis, pagunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag. Magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap na ikatatlo ng hapon na gaganapin sa loob ng simbahan. Ang ating maringal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon na pamumunuan ng ating rektor at cura paroko, Reverendo Padre John Siscon. Makiisa po tayo.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga banal na pakikinabang ngayong si Santa Monica ay pinararangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos kasama ang inyong mga mahal sa buhay, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaraman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaraman panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati panamin.